May bago pong barko ang pangpatrolya ng Philippine Navy, ang BRP Ramon Alcaraz, na kargado ng iba't ibang gamit at armas. Nakatutok si Rafi Tima, exclusive. Eksklusibong nakasama ang GMA News sa BRP Gregorio del Pilar patungo sa Bulinao, Pangasinan para salubungin ang pinakabagong miyembro ng Philippine Navy, ang kanyang sister ship na Ramon Alcaraz. Isang buwan din ito naglayag mula Amerika. Sinalubong ito ng humigit kumulang 30 bangkang pangisda at isang Islander plane. Tulad ng BRP del Pilar, dati ring barko ng US Coast Guard ang Ramon Alcaraz. 450 milyon pesos ang ginastos dito ng gobyerno para ma-upgrade ang mga gamit at armas. Ang mga tauhan nito, halos isang taon nagsanay sa Amerika. Mula Bulinao, Pangasinan, dumiretso na ito sa Subic. Sa ngayon, nakasunod na sa atin itong BRP Ramon Alcaraz matapos itong salubungin itong ating sinasakyang BRP Gregorio del Pilar. Isang buwan ding naglayag ang Alcaraz mula sa South Carolina sa Amerika. Pagdating nito sa Subic, pipinturan ito ng gray tulad ng iba pang barko ng Philippine Navy. Itong ating sinasakyan ay itinuturing na sister ship ng Alcaraz. Parehong-pareho sila ng itsura at sukat. Meron din itong flight deck na tulad nitong ating kinaroroonan. At meron ding retractable hangar na tulad nito kung saan pwedeng itago ang mga helicopter kapag masama ang panahon. Ito lang at ang kararating na Alcaraz ang may retractable hangar sa ngayon sa mga barko ng Philippine Navy. 378 feet ang haba ng barkong ito at may bilis na 29 knots o 54 kilometers per hour. Meron itong mga armas tulad nitong 50 caliber machine gun at meron ding mga sakay na rigid hull inflatable boat na tulad noon sa dulo na pwedeng panghabol sa mababilis na bangka. This ship is very reliable. Actually, it can go out to sea for a maximum of 30 days without going back to port. So kayang-kaya ng kanyang fuel, ng kanyang provision sa pagkain at yung ibang kanyang machineries. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.